Hi po mga kagre! Welcome again to my channel! Tapos na po tayo sa mga insecticide mga kagre. So dito naman po tayo sa mga herbicide. Kaya samahan niyo po ako hanggang matapos po ang video ito. Thank you! Pero po, bago po tayo mag-start, kung hindi ka pa po nakapag-subscribe sa aking channel, ano pa po ang inaantay niyo po? Pindutin niyo lang po ang subscribe, likes, comment, and share. Para naman po makatulong po tayo sa ating kapwa kaagre. Thank you! Dito na po tayo mga kaagri. Ano po ba ang herbicide? Ang mga herbicide na karaniwang kilala bilang mga pamatay ng damo, ang mga sangkap na ginagamit upang kontrolin ang mga hindi gustong halaman na kilala na bilang mga damo. Kinokontrol ng mga selective herbicide ang mga particular na uri ng damo habang iniiwan ang ninanais na pananim na medyo hindi nasaktan. Habang ang mga non-selective mga kaagri na herbicide, minsan ito ay tinatawag sa kabuang weed killer sa mga commercial na production, ay maaring gamitin ito upang linisin ang mga basurang lupa, industrial at construction site, lahat ng mga damo at pinapatay po niya. So mga kaagri, take note po, dalawang uri ang herbicide po natin. Ito po ay selective at non-selective. So dito na po tayo sa kabuang topic po natin. Ang talakayin po natin ngayong araw na ito ay ang non-selective herbicide. Ano po ba ang mga non-selective herbicide? Ito ay ang mga kemikal na ilinisin nyo o pangpatayin o sirain ang lahat ng mga halaman na nakasalamuhan nito. Sa pamamagitan ng pagpapakalat ng isang hindi pumipili na herbicide, halos garantisadong mapupuksa mo ang anumang mga halaman, malapad man ito o madilaw na mga dahon na naroon sa lugar ng aplikasyon sa isang pag-spray. Ngayon po mga kaagri, ipapakita ko po sa inyo ang lahat na meron po kaming mga herbicide. Iisa po ang laman, pero po magkaiba po ang brand name, magkaiba po ng company at magkaiba po ang gawa. Ito po ay iisa lang po ang kanilang papatayin. Dito po si Cleanzone. Ayan, meron din siyang packaging na galon. At ang next po, ito ay ang Roundup. May litro po siya. At saka meron din po siyang galon po nito. Ayan po, familiarize nyo na po. Tapos po, ang next po ay ang Glyphotex. Ayan, may litro din po siya. At saka may galon din po. Ayan. Ang next po ay ang Clear Out. Ayan, may litro din siya. At saka may galon. Ang next po ay ang Spitfire. Ayan, may 1 liter din siyang packaging. Saka meron din po siyang galon. Ito po yung galon po niya. Next po ay ang Save Time. Yan, 1 liter lang po meron kami. Ang next po ay meron din po tayong Demolition. May 1 liter din po siya. Sa Demolition po, ito po ay meron din siyang galon. Pero hindi ko pala siya nakunan. Pasensya na po. Ito po mga kaagri ay parehong herbicide. Ang laman po niya ay glyphosate. At ito po ay nabibilang sa non-selective herbicide. Pag natamaan po niya ang isang halaman, mamamatay po agad. Kaya ito po ay gamitin nyo lang po sa mga walang tanim na mga gulay, palay. So bali ito po ay para lang sa mga damong-damo lang talaga. Dito naman po tayo mga kaagri kung paano po natin gagamitin.
So, sa isang ligo po ng sardinas, sa 16 liters po na tubig, pwede naman po natin masobrahan kasi damong-damo lang naman po ang ating papatayin. Yung iba naman po, para patay po agad ang damo, nagmimix po sila ng ammonium sulfate o kaya sulfate para po talagang kumapit po sa dahon ng mga damo para po patay po agad. O ulitin ko po mga kaagri, ito po ay para lamang sa damong-damo lang po talaga. Bawal po ito sa may mga tanim kasi ito po ay non-selective herbicide. Mamamatay po agad ang ating tanim kung ito po ang i-spray nyo. Kaya kailangan wala pong tanim ang ating pag-i-sprayhan kundi damong-damo lang po ang ating papatayin. At sa video pong ito, pinakita ko po yung product name at saka brand name. Ayan, pari-pariho po sila ang herbicide pero magkaiba po ng pangalan at magkaiba po ng gawa pero iisa lang po ang kanilang laman. Ito po ay ang glyphosate. Pariho din po silang herbicide na non-selective herbicide. Ako po mga kaagri ay lubos na nagpapasalamat sa inyong lahat kasi po kung wala po kayo, hindi ko po makuha ang 18,000 subscribers. Ngayon po going 19,000 subscribers na po tayo. Kung wala po kayo, hindi ko po makamit po ang mga yun. At maraming salamat po sa lahat ng pagtangkilik ng mga video ko na lagi po kayong andyan para panoorin. Ayan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po sa mga video ko, kahit po paano, may makukuha po kayong mga tips para po i-apply po sa inyong mga tanim. Ayan, lubos po ako nagpapasalamat sa inyong lahat na lagi po kayong andyan. Kung wala po kayo, wala po si Inday Parley. Kaya maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa aking mga members. Ako si Nika, si Ma'am Che Brances, Sir Wilfredo Maronilla, saka si Ma'am Janet De La Cruz. Si Ma'am Janet po at saka si Sir Wilfredo ay sila po ay ang mga kaagri po natin na nagpa-member sa aking channel. Si Ma'am Ako si Nika naman po, saka si Ma'am Che ay isang ka-YouTuber din natin. Maraming maraming salamat po sa pagpa-member sa aking channel. Thank you so much!